Isa pa sa pinagmamalaki ng Maragondo ay ang kanilang mga hobby. Grabe, nakakabilib. Pagpakita ko sa inyo mamaya kung paano to ginagawa. Sample lang. Mga nayayari nila, pwede nyo maging kumot, pwedeng tuwalya, pwedeng tablecloth, at kung ano-ano pa. Pag mas malambot ang ginamit na sinulid, nagagawa itong mga kasama sa kasuotan. Pwede to sa blouse, sa palda, sa polo. At guys, believe me, ang mahal. Ang mahal niya pag binili ninyo. Ang nakakalungkot nga lang, parang namamatay na itong ganitong klase ng kultura kasi mga kabataan dito sa Maragondon, mas gusto pa nila syempre yung mag-aral ng mga tipong makabagong kurso. Kaya napapabayaan na yung paghahabi. Pero sayang, sana maipasa pa to at pangalagaan. At dahil gusto ko malaman, syempre maghanap tayo ng makakakwentuhan. Syempre kailangan yung talagang mga hobby ang makausap natin at malaman natin kung ano-ano pa ang mga kaibagay tungkol dito. Swerte pa rin. Ang bilis ng kamay ni ate, oh. Sige na, mag-interview ko dyan, makikinig na lang kami. Mm-mm. Ate, ilan taong ka na? 43 na po. Ilan taong mo na rin ginagawa yan? Bali, dito po inumpisahan ko po ito na magsalo po nito last 2017 po. Mm. Bali, isang ganito lang po inumpisahan namin hanggang sa tumami po sila. Ngayon po, may 5 na pong gumagana na ganito. Sino po nagturo, nag-training? Bali, ang mother ko po. Bali, nung po, sila po yung business na rin po ng magulang ko po ito. Mm. Bali, natutunan na rin po namin. So, ilan taong ka nag-umpisa kang tinuro ang maganyan? Yung bilis. Bali, ano po? High school lang po ako noon. Siguro mga 14 o 13, ganun po. Ganun? Opo. Kasi nakikita po namin, naupo din po kami. Aha. Opo. Ang bilis mong gumawa ate. Ganyan. Paano yung mga designs? May mga pattern talaga? Ganun? Wala naman po. Kung ano lang po yung gusto niya pong ikulay, kayo na po ang bahalang magkulay po. Basta kung ano po yung maganda sa tingin po. Minsan po nag-order po sila na may mga preferred na kulay po sila. So pinapalo po namin yung mga gusto. Anong tawag dyan sa sinulid? Ito po, ano, cotton po kasi. Ito parang ang tawag po nila is bunel. Pero cotton po siya. Saan niyo po binibili? Bali sa, ano po, sa Bulacan pa po. Ah, sa Bulacan pa nang gagaling yan? Opo. Ano yung pinakamahirap na nagawa mo na? Wala pa naman po. Nakukuha ko pa naman po yung, ano, yung mga, wala naman pong kulay na, pagka po walang kulay na available, doon po kami nahihirapan na mag-design po. Kasi minsan po, yung mga buyers po, mayroon po silang mga preferred na kulay na gusto. So, yung doon po kami nahihirapan. Mga ilang araw yan ginagawa kapag inuupuan, kumbaga? Ang isang blanket po, isang araw lang po namin gawin. Isang araw? Opo. Isang araw po lamang namin gawin. Isang araw ginagawa. Depende po sa ano, pagbaguhan po yung naupo po dito is mga 2 days po nilang nagagawa, 3 days. Ah, okay. Kung mga kanina, yung mga talagang marunong na, is 1 day lang po nilang pinakaroon. Pero meron ba talagang parang training center na nagtuturo? Kasi di ba talagang kung pasa-pasa na lang sa mga anak, ganun? Opo, bali yung mga humahabi ko po ngayon is mga senior citizen na rin po. Kasi hindi na rin po nila naipasa sa mga anak nila kasi nga po, iba pong mga kabataan ngayon ayaw po din nila ng mga ganito. Oo nga eh, parang hindi na kaya po, ang nakukuha ko pong humahabi ngayon is yung mga datihan na po talaga pong marurunong na kaya po hindi ko na po kailangan turuan. Ako na po yung tinuturuan pa rin so, nila. So hindi nila, hindi na inano, hindi na siya. Wala po kasing interest ang mga kabataan dito, dito sa ganito. Sayang naman. Ako lang po ang pinakabatang nagkaroon interest dito. Kahit tuloy po ito. Kasi halos marami po sa mga kabataan po ngayon, ayaw na po nila ng ganito. Kasi sabi ng nila, kanya na nga trabaho ng nanay ko nung araw. So ngayon ganito. Pero hindi ba nila naiintindihan na ito isang kultura at isang ano na... Kaya po ito ngayon. Ha? Pink? Ayun. Diba na mayroong mga magka-interest na matuto nito, saan sila pumupunta kung hindi man sa inyo?
Wala po. Wala na talaga. Wala. Hindi na rin ba inano na? Ang iba po, nagsasabi po sa akin, inaantay ko naman kung pumunta dito. Willing naman po ako magturo kung sakaling gusto po nila matuto talaga na ano. Kasi wala rin naman po silang pupuntahan na paggagawaan nito, kundi sa akin din po. Hmm. So, willing naman po ako magturo sa kanila kung sakali kung ano. Saan po sila pwedeng kumontak pag kaya na gustong magpaturo? Dito lang din po, sa akin. Hmm. Pag umorder po, paano? Anong number po? May tinatawagan ba? Facebook? Sa Facebook po po, ma'am. Hmm. Rowena Nuesca. Ah, doon po ako. Doon na. Kahit po doon po yung ano nila. Minsan po may nga na-order po sa akin malalayo. Korean po na lang din po. Salamat. Huwag nating hayaang maubos ang isang kagaya ni Rowena Nuesca. Suportahan natin ang mga weavers. Sadyang napakaganda ng kanilang mga gawa. Sayang na pagdating ng panahon hindi na tayo makakabili ng mga ganitong bagay. Sa ibang bansa nga ini-import pa to at doon pa tayo bumibili. Kaya kung may mga kaibigan kayo na mananahi, bakit hindi nyo subukang umorder ng mga ganitong gabi at ilagay ninyo rin sa inyong mga tinatahing mga damit, pantalon, jacket. Makikita nyo napakaganda at napaka-dekalidad ng dating nito. Pakitaan ko lang kayo ng mga sample ng kung saan nyo pwedeng gamitin ng hobby. Kasi yung hobby ng Madragundon, ginagamit nila ito sa iba't ibang paraan. Pwede rin sa damit, blouse nga, pwede rin sa throw pillows. Kaya sana tangkilikin natin. Salamat muli sa pagsama sa akin. Ito si Mami La, nag-aanyaya sa inyong lahat na tangkilikin ang sariling atin. So sa mga bago pa lang manonood, do follow and subscribe my YouTube account, Jolaris1000. Stay safe always guys. Sa susunod, at sana nga, panalangin ko, matulungan natin si Rowena at ang mga kasamahan niya. Tangkilikin natin ang hobby ng Maragundon. Sayang eh, sayang. Ang ganda pa naman ng mga gawa nila. Ibahagi natin to sa iba nating mga kaibigan na mayroong patahian at na magamit naman yung kanilang produkto sa mga iba't ibang bagay. Sabi ko nga, marami itong pwedeng paggamitan. Sakali na kayo ay nakabili, pakita nyo naman sa akin. So goodbye for now at hanggang sa susunod kong biyahe. Abangan nyo uli yung YouTube ko kung saan na naman ako maglalakwatsa, mag-e-explore ng mga bagay-bagay. Sana huwag kayong magsawa sa pagsama sa akin sa mga biyahe ko. Di man ako si Drew Arellano, pipilitin ko kayong madala sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Bye!